guys, it's me again, Diana, and welcome back to my channel. So for today's video guys, ang gagawin ko ang glam night out makeup look. Without further ado guys, so let's start. So ayan guys, kung nakikita niya, naglalagay na nga ako ng contact lens and ang color na gamit ko ay gray. Next na ginawa ko ay naglagay ako ng primer para sa hindi maging cakey or ma-moisturize ang ating balat at maganda yung kalalabasan ng ating makeup. Next na ginawa ko ay naglagay ako ng concealer sa aking mga dark spot, under eye, and also sa mga imperfection ko sa aking face. So tandaan nyo palagi na kapag naglagay kayo ng mga cream, dapat iset nyo rin siya ng powder. Inuna ko ngang lagyan muna ang aking mata ng eyeshadow. So sinimulan ko sa brown color sa outer part corner ng ating eyelid sa upper eyelid natin. So ayan, blending is the key. So dapat tsaga-tsaga ka lang at mapantay mo to. So actually kahit hindi mo naman mapantay yung pag-eyeshadow, pwede mo naman siyang linisin kasi wala ka pa naman nilagay na base sa iyong full face. Kung nakikita nyo, sinundan ko na nga ng multi-pot ng Everblena. At ang shade na gamit ko dyan ay Abracadabra. Lahat nga pala na ginagamit ko sa pagme-makeup ay i-check out nyo na lang sa description box. Sa lahat na nagtatanong, so please silipin nyo ang aking description box. Nakalagay dyan kung ano-ano yung ginagamit ko sa aking mukha. Sa pagme-makeup naman, wala naman talagang perfect. So dapat talaga is matyaga ka lang na maayos mo yung inyong makeup at maging maganda yung kalalabasan talaga ng inyong pagme-makeup. Ayaw naman natin talaga na maging pangit yung kalalabasan ng ating pagme-makeup. So dapat maging perfect combination ng color yung ilalagay mo na eyeshadows. Kung nakikita nyo, naglagay na nga ako ng eyeshadow, nag-glitter, and color pink po siya. So, hindi kita sa video, pero pink po iyan. Next step nga na ginawa ko, naglagay na nga ako ng full coverage na foundation. So, alam nyo na kung ano yung ginagamit ko talaga para talaga matakpan yung aking imperfection sa aking mukha. Ayan, naglagay nga ako ulit ng concealer para ma-correct ko rin yung aking excess na eyeshadow. Yan. So, sa under eye ko and also i-blend natin ng maayos yan para talaga maging maganda yung lapat ng ating makeup. Sinundan ko na nga ng paglalagay ng contour stick ng Curlline. So ayan, ayusin nyo lang para mas maging define yung inyong face shape. So alam nyo naman yung aking mukha, medyo hindi talaga siya pantay. Hindi ko alam kung bakit, pero soon magpapacheck up ako. Thank you.
Naglagay na nga pala ako ng powder sa full face and also sa under eye area para maset yung ating nilagay na mga cream base sa ating face. And also dapat ma-blend mo ng maayos din yan. Kung ano ngang color yung unang nilagay mo sa upper eyelid mo, as yun din yung ilalagay mo sa lower eyelid mo para ma-smoke out din yun talaga yung full eyes mo. So, ayan na nga guys. So, nakikita nyo na nga na nagkikilay na ako. So, medyo nahihirapan nga ako sa pagkikilay dahil wala nga tayong kilay. So, ayan. So, medyo siniseryoso ko talaga yung pagkikilay ko every time na nagme-makeup ako. So, ang gamit ko nga pala dito guys, yung cream na pencil ng BYS. So, nabili ko to sa Watson. So, please check out nyo na lang. Practice makes perfect guys. So, pagdating sa pagme-makeup, wala naman talagang perfect. So, kailangan mo lang talaga i-practice siya para maging perfect. Sa pagkikilay ko talaga is pina-practice ko talaga siya. And also, dapat biniblend mo ng maayos if ever na medyo hindi maganda yung kilay mo or kailangan linisin is dapat linisin mo kaagad. So ayan, naglagay na nga ako ng glitter gold sa aking tear ducts. After nga nun, sinundan ko nga ng paglalagay ng liquid eyeliner. So ito, medyo nahihirapan ako. Dating-dati, nung dalaga ako, napaperfect ko to. Pero ngayon, hirap na hirap na ako magiginuhit nitong liquid eyeliner. So if ever na may mali dyan, is kaya naman natin linisin or going perfect. Kaya nga, diba, sabi ko nga kanina na practice makes perfect. So practice, practice lang tayo guys. Thank you.
Ayan guys, kung nakikita nyo, naglagay na nga ako ng tight line. So, also naglagay na rin ako ng white eyeliner para mas maging bongga yung ating mata dahil ayan naman yung asset ko. Dahil nga nag-cream base tayo, dapat ma-set rin natin yung contour natin kanina na cream. So, ayan, nag-contour ako. So, alam niyo na yung trio na gamit ko dyan. And also, naglagay din ako ng blush na powder. Ayan, nag-nose contour din ako. Naglagay din ako ng highlighter sa aking face para naman, di ba, pagka natamaan ng lights, is ayan, palong-palo, akala mo naman fresh. Charot! For the lips guys, pwedeng-pwede nyong gamitin ang lip gloss or lip balm para ma-prep yung inyong lips and ma-moisturize siya. Sinundan ko na nga ng nude lipsticks para ma-define yung aking shape ng lips. So, dyan ko lang ginagamit siya guys para medyo, diba, neutral lang yung color ng lip ko. After nga, no, naglagay nga ako ng lip liner na red sa middle part para, diba, meron ding konting pa-effect sa aking lipstick, diba, okay? Then, after nyan guys, is naglagay ako ng lip gloss. After nga nito guys, is gumamit na nga ako ng setting spray for the last touch ng ating makeup. And ayan, imomontage ko na guys, so let's do this!